eyes of the children are upon us. The ears of the world have turned our way, looking and listening for evidence, examining the fabric of our faith. Do they see us holding firm in our convictions? Do they see us moving forward in the cause? Do they see us in one mind and one spirit, joined and united in one God? Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. Let us love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We're woven together as a tapestry. Even though each strand is different from the rest, we become a thing of beauty and of strength when we're held together by a common thread. So let us put aside those things that would divide us. Let us press on to the goal to which we're called. Greatest work is done when we're united, and we're giving all the glory to our God. All the glory belongs to our God. Let us answer the call, walking worthy of all the Father wants us to do. Let us rise up and build according to His will for us. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. We must love one another, every sister, every brother, and together reach those beyond our walls. When we hear His voice, let us rise and answer the call. Answer the call. When I think of all my faults and my failures, and I consider all the times I let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time I've come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed.
Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken life is all I have to offer. And yet, it is a priceless gift to Him. The bitter marks of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hands that bought my liberty. I stand redeemed. I stand sa ating lahat. At once again, welcome po sa ating programa. Ito po ang The Key to Success Season 2, The Key for Your Growth from the Word of God. At salamat po sa Panginoon na tayo ay muling nagkasama-sama sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago espiritual. At salamat po na God allow us once again this morning to get blessings from the Word of God. At magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po kay Ma'am Sonia good afternoon po kay Ma'am Sonia Orculio, kay Ma'am Marilyn Fruto, good morning po, ma'am. Kay Ma'am Fortune Sibuyo, good morning po, Ma'am Fortune. Nanay Michelle Baque, good morning po. At sa lahat po ng ating mga nakasubaybay po sa ating program. Tayo na po ay magbabasa po ng ating Bible reading. Ngayon po ay November 18, katatapos na po ng celebration ng karawan ng ating mahal na pastor kahapon. And tayo po muna ay magbabasa po ng ating Bible. Proverbs chapter number 18 po. Hey, Proverbs chapter 18 of your Bibles. Kayo po ay subaybayan niyo po, no? Sundan niyo lang po habang binabasa ko po yung ating Bible reading. Alright, kung nandiyan na po kayo, start na po ako magbasa. Proverbs chapter 18 verse number 1. Ang sabi po ng Bible, "Through desire man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom is as a flowing brook. It is not good to accept the person of judgment, to overthrow the righteous in judgment. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth is his destruction,
and his lips are the snare of his soul. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. The poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. And in last verse number 24, a man that hath friends must shew himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Amen. So yan po ang ating Bible reading. At ngayon po ay tayo po muna ay bubukas po sa panalangin before we continue. So ngayon pong araw ay ating pong last episode ng hapon sana po, ay kaya lang na-stretch po natin dahil po para ngayong araw yung last, and then para bukas po ay ang ating pong examination. Kaya please prepare sa ating pong exam bukas. Alright, ngayon po ang pag-aaralan po natin is patungkol po sa church, yung involvement po natin sa church, no? After knowing all the things patungkol po sa simbahan, patungkol po sa origin ng church, sa purpose ng church, and sa propagation ng church, ano po, pagkatapos po nating malaman lahat-lahat po ng information po na yan, ano po ang kinakailangan po na inaasahan sa atin ng Panginoon na ito'y gagawin po natin, no? Ano po ang magiging bahagi po natin sa church na itinatag ng Panginoong Jesucristo? So, tatandaan po natin ang church, no? Bagamat kasama po ito sa ating pag-aaralan, na ang church po, meron tayong tinatawag na dalawang ordinance, no? Ito yung tinatawag natin na baptism and Lord's Supper. Ngayon hindi na po natin tatalakayin sa ngayon dahil madadaanan naman po natin yan later on sa lesson number 9, at yung baptism and then yung Lord's Supper naman po ay dadaanan po natin yan sa lesson number 12. Okay? Pero tatandaan niyo po na ang church po may dalawang ordinance. Ibig sabihin, may dalawang kinumand ng Panginoon na ito'y pananatilihin sa simbahan. Ito'y dapat i-observe ng bawat mananampalataya na ordinansa ng Panginoon, which is ikinuman sa atin. Una, yung baptism, no? Kinuman yan sa atin. Inilagay yan sa church as an ordinance. And then yung Lord's Supper, yung pag-partake. Kasi ang ibig sabihin ng Lord's Supper ay hindi Lord's Supper po. Hindi magkaiba po yung Lord's Supper saka sa Lord's Supper. Ang suffer po yung paghihirap ng Panginoon. And yung supper is hapunan, no? Yung hapunan na kasama ng Panginoon yung kanyang mga apostles. Yun yung kanyang huling hapunan na ginawan po ng issue ng mga pagano na nag-drawing-drawing sila ng nag-painting-painting sila ng pangyayari doon sa
Lord's Supper, which is unbiblical kasi hindi naman po yun talaga yung pagkakaset up eh, no? At doon sa hapunan ng Panginoon. So ginawan dahilan doon sa painting na ginawa, eh ginawan-gawan pa nila ng issue ang Panginoon doon dahilan sa painting, pero wala yun pa nga lang painting, wala lang katotohanan doon. Tapos gumawa pa sila ng kwento, no? Kaya mahirap po pagka ang pananampalataya talaga ay galing sa kung saan lang, walang basihan, no? Kaya wag sana hindi tayo nagpapaloko sa ganung bagay. And yung Lord's Supper po or baptism, yan ay kinuman sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon mismo, do ye as in remembrance of me. So kinuman yun para alalahanin po ang Panginoon yung Lord's Supper, o pagpartake po ng Lord's Supper. Kaya later on, papag-aralan po natin yan sa lesson number 12. Now, yung baptism naman po, alam naman po natin lahat yan na parehas po yan nagre-represent ng salvation po natin. Because Lord's Supper, of course, yung huling hapunan, ang kasunod po nun yung suffering ng Panginoong Heso Kristo. Alam niya na po na siya'y dadakpin na, papatayin na siya, ibibigay niya na yung kanyang buhay. O, yun po yung nagpapahayag ng kaligtasan po natin. Yung Lord's Supper is the last meal before the Lord Jesus Christ fulfill His purpose, His mission to seek and to save that which was lost. Ngayon, yung baptism naman po ay patungkol pa rin po yan sa salvation po natin na nagpapahayag ng gospel, the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So parehas po yan, yung ordinance ng church, two ordinances of the church represents our salvation. Well, in fact, lahat naman po ng doctrine po natin na pinag-aaralan ay mai-relate po talaga natin sa salvation. Wala tayong doctrine na pinangahawakan na hindi po walang kinalaman sa salvation. Tandaan niyo po, lahat ng doctrine na pinangahawakan natin, kababagsakan po niyan ay salvation pa din po natin. Okay, ganun po kaganda ang ating doctrine. Now, another thing that na bago tayo magpatuloy doon sa church involvement, ano po? Tatandaan po natin na bukod sa dalawang ordinance meron ng church, tatandaan din po natin na kinakailangan po para makapagpatuloy ang isang gawain ay ang isang institution, kinakailangan po ng ito po ay ma-finance. Ibig sabihin, kinakailangan po ng financial assistant, no? Dahilan sa ang Panginoon, merong programa pagdating sa ganyang bagay. Ang tawag po dyan ay tithings, no? Na we believe in tithings because it is commanded by God in the book of Malachi. So later on, mapapag-aralan din po natin yan. Hindi natin i-elaborate sa ngayon yan dahil bukod po yan, hiwalay po yan na lesson. Okay? Pero tatandaan natin na ang simbahan ay tinatag ng Panginoon Jesucristo para yan po ay patuloy po umusad parang isang sasakyan, kailangan po ng gasolina o ng diesel. No, para yung sasakyan umandar, kahit gaano kaganda ng sasakyan at katibay, eh hindi po yan aandar kung walang fuel, walang gasolina. Okay? So, ganun po yung prinsipyo. Kaya the church is to be financed. Kinakailangan ng financial management para iyan po ay mag-operate properly. And kahit anong namang pong company, kahit anong namang pong institution, no, it needs to be financed. Ngayon, punta naman po tayo sa involvement po natin sa church. What things we should understand in terms of involvement? Tandaan po natin, no? Walang ibang mag-involve sa church ng Panginoon Jesucristo maliban sa mga taong idinagdag niya sa church. Wala po tayong aasahan na magpapagamit sa gawain ng Panginoon sa larangan ng activities ng church, maliban sa tinawag ng Panginoon, tinagdag ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ngayon, sabi ko nga, having learned these many things about the New Testament church, how should it be applied? Paano natin ito i-apply? So list dito po sa mga bagay na pag-aaralan po natin, ito po ay mga some practical suggestions for us to receive a great blessings from our church or from God through our church.
So paano po natin ito i-apply? Una, after knowing that the Lord saves people and adding to the church, no? After knowing that the importance of the work of the church in the life of the people, no? Ang kailangan po natin gagawin ay mag-involve, tayo po ay mag-join. After natin makilala ang totoong pananampalataya, huwag na tayong magdalawang isip pag-alinlangan na magpagamit sa Panginoon through the church. At paano tayo gagamitin ng Panginoon sa iglesia na yan, kung saan tayo nakasumbong ng katotohanan? Gagamitin tayo ng Panginoon kung tayo ay involved dyan sa pamamagitan ng pag-join. No? Be a member, be a part. No? Paano ba tayo magiging part? So it is God's will for every born-again believer to be a member of a sound, Bible-believing, New Testament Baptist Church. So, kalooban po ng Panginoon, kaya nga sabi ko nga sa inyo na kaya tayo niligtas ng Panginoon para magamit niya sa kanyang gawain at ang Panginoon ay nagdadagdag, no, ng tao sa church. At yan po talaga ang purpose ng Diyos bakit tayo niligtas, para magamit niya sa gawain ng Panginoon, para magamit niya sa church, sa ministry. Now in the book of Acts chapter 2 verse number 47, ang sabi po ng Bible, "And the Lord added to the church daily such as should be saved." So remember, mga kapatid, na ang Panginoon ang nagdadagdag. Ngayon, kung bakit po ako nandito sa kalagayan ko po na ito, hindi ko po piniling mapunta sa church na ito. Basta ang alam ko lang, tinanggap ko ang Panginoon, and then in-invite po ako, and the Lord added me to this church. Ang Diyos po ang nagdagdag sa atin dito. Kaya nga po, yung trabaho po ng mga soul winners, mag-share, mag-invite, and then hayaan natin ang Panginoon pag nakarating dito yan, nakapakinig ng salita ng Diyos, hayaan natin ang Banal na Espiritu ang magtrabaho sa kanyang buhay, and eventually ay magdidesisyon siya mag-stay. So ibig sabihin, yan po ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho po natin, mag-share ng gospel, mag-disciple ng tao. Pero ang pagdadagdag, yan po ay layunin po ng Panginoon. Trabaho po ng Diyos yan. Hindi po natin trabaho. Oh sige, hindi magpamembro ko na sa simbahan namin. No, kasi kailangan nating maraming membro. Hindi po. Hindi po natin goal magparami. Ang Diyos po ang nagpapadami. Basta tayo, mag-win lang tayo ng mag-win ng kaluluwa, mag-invite lang tayo, mag-disciple lang tayo ng tao. Ang Diyos po ang magdadagdag. So ibig sabihin, kung ang Panginoon ang nagdadagdag, no, kaya ka niligtas ng Panginoon para maging kabahagi tayo doon sa institusyon na itinatag ng Panginoon. After knowing that the church of the Lord Jesus Christ is the true faith, the true church. So, bakit pa tayo nagdadalawang isip? Bakit pa tayo nag-aalinlangan? No? Kung maliwanag sa isipan natin na ito'y tama, ito'y totoo, tayo ay nasa tamang landasin, why don't you join it? No? Bakit hindi ka mag-join? Bakit hindi ka mag-involve? No? Eh, sayang din naman at meron kang kalakasan at buhay pinagkakalob ng Panginoon sa iyo araw-araw. And sino makikinabang ng buhay natin kung hindi naman ang Panginoon? You see? So, dalawa lang po yan eh. Kung hindi ang Panginoon ang makikinabang ng buhay natin, ang diablo. Yan lang, ganun lang kasimple yan eh. Kung hindi natin ipapagamit sa Panginoon ang buhay natin, sinong gagamit? Oh. Kung sa atin lang sarili, tandaan natin, anumang bagay, anumang oras na hindi nakalaan para sa Panginoon, alam naman po natin kung para kanino yun. No, ganun lang po kasimple. Kaya nga, tandaan po natin, napaka-importante na naunawaan natin, ang Diyos ang nagdadagdag. Kaya kung ang Panginoon ang nagdadagdag, ay kinakailangan po natin i-recognize na niligtas tayo ng Panginoon so that we will be used in God's ministry through the church. So hindi tayo pwedeng sabihin natin, ako naman naglilingkod naman din ako sa Panginoon. Saan ka naglilingkod? Paano ka naglilingkod? Ngayon kung naglilingkod ka ayon sa iyong sariling pamamaraan, hindi yan ang purpose ng Diyos. Kaya nga naglagay siya ng church. Para saan? Yung church, doon ka maglilingkod sa Panginoon kasi kumukuha ng glory ang Panginoon sa simbahan. Okay? Pagka nag-involve tayo, nagpagamit tayo sa Panginoon through the church, doon siya kumukuha ng glory. Pero pag naglingkod tayo sa Panginoon outside the church, kinukuha natin yung glory mula sa Diyos.
Mapapansin niyo po yung mga tao nagpapakita kuno ng kabutihan, for example, tumutulong sila, nagbibigay sila. Hindi naman natin tinatawaran ang kanilang paglilingkod sa kapwa nila tao. Yung namibigay sila ng mga relief goods, mga pero sa totoo lang, ano, halos karamihan sa kanila ay pagpapaimbabaw just for fame, 'di ba? Magbibigay sila ng tulong sa tao, i-vlog pa nila. No. Bakit po? Para siyempre kumita din sila, para maging famous sila, para sumikat po sila, no? So they want recognition of people. So yun po yung pangit na pag gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin tao, ay kinukuha natin yung glory pag wala tayong channel sa simbahan. Ganun lang po kasimple yan eh. Pero kung tayo po ay gusto nating paglingkuran ng Panginoon at gusto natin ibigay yung glory sa Panginoon, daanin natin yan sa tamang pamamaraan. Saan po? Sa church. Ano po? Sa church po natin ipagamit yung buhay natin, yung resources natin, yung kalakasan natin, sapagkat ito ay glory ng Panginoon. Pero kung sa ating sarili, na pamamaraan natin ng paglilingkod, glory natin, pangalan natin, yung naitataas. No? Kaya daanin po natin sa tamang pamamaraan. Now, in 1 Corinthians chapter 12, verse number 18, saan po natin? 1 Corinthians chapter 12, verse number 18. All right, 1 Corinthians chapter 12 in verse number 18. And sabi po dito sa Bible, but now hath God set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him. You see that? So ang Panginoon ay sinet niya po ang bawat miyembro na parang isang katawan. Para ano po? Para sa katuwaan ng Panginoon, para sa kasiyahan ng Panginoon. You see? Kaya nga ang isang katawan kapag ka nasa tama yung nandiyan yan sa tamang kalalagyan niya at nagfa-function siya properly, siyempre matutuwa ang isang tao. Matutuwa ka, 'di ba? Limbawa, yung kamay mo, pag nagagalaw mo siya accordingly, sa ayon sa kanyang function, matutuwa ka. Pero pag nagsimula ka ng parang namamanhid na yung kamay mo, dyan man yan nakalagay, pero hindi mo na maikilos, hindi mo na magalaw, di ba? For example, yung naipit ang kanaugat na manhid yung braso mo, hindi mo maikilos, hindi, nakakaano, di ba? Hindi ka natutuwa. No? Pag hindi nagpa-function properly yung katawan, no? Baha yung part ng iyong katawan. Ganon din naman ang Panginoon. Kaya tayo nilagay ng Panginoon sa simbahan para maging miyembro ng katawan ng Panginoon. Okay? Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin na, mas marami akong ginagawa sa iyo. Mas ano ako sa Panginoon. So, hindi po ganon. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang bahagi. No? Kaya nga tayo isang katawan. Kasi maaring hindi man tayo pare-parehas ng ginagawa, pero pare-pares tayo gumagawa para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kasi miyembro tayo lahat ng katawan ng Panginoon. May kanya-kanya tayong purpose, may kanya-kanya tayong pagkagamit. No? Kaya hindi natin pwedeng pagmalakihan yung kapwa nating Kristiyano kasi bahagi din niya ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwedeng magpagmalakihan ang yung iba dahilan sa mas marami tayong ginagawa. No? Kung bakit tayo may ginagawa na marami, biyaya ng Panginoon. Kasi nagpapagamit tayo sa Panginoon. Pero hindi natin yan gagamitin para magmahibang sa iba. No? Tandaan po natin, ng Panginoon ay natutuwa kapag nagfa-function ang accordingly. Nang maayos ang miyembro ng katawan. Kung bakit tayo ay nilagay ng Panginoon sa church, sa kanyang katawan, para mag-function tayo ng tama. Okay? So, ano po ang dapat nating gagawin pagkatapos nating maunawaan yung kahalagahan ng church? Join the church. Pangalawa, hindi lang natin pag mag-involve, hindi na tayo mag-join doon sa church ng Panginoon Jesucristo, but also, we must love it. Okay? Number one, join it. Pangalawa, love it. So, a Christian ought to love the things his Lord loves. No? Ang Kristiyano ay dapat minamahal niya kung alin ang minamahal ng kanyang Panginoon. Amen.
Ano ba ang minahal ng Panginoon? Kung babalikan po natin ang talata in John chapter 3 verse 16. Ano po sabi ng Bible? For God so loved. Alin yung mahal ng Diyos? Ano yung sobrang mahal ng Diyos? The world. Sino po yung nakatira sa mundo? Tayo po, yung sabihin ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No, Ephesians chapter 5 in verse number 25. Saan po natin? Ephesians chapter 5 in verse number 25. Sabi ng Bible, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. You see that? So Christ Jesus loved the church. Tandaan niyo po, minahal ng Panginoon ang simbahan. Kaya nga kung tayo ay anak ng Diyos, Kristiyano, naniniwala tayo na anak na tayo ng Diyos, Kristiyano na tayo, kung mahalin natin ang anumang minamahal ng Diyos. Kahit sabihin natin, yung kapatiran natin sa church ay hindi natin gusto ang pag-uugali, parang hirap mahalin, pero minahal din niya ng Diyos. Kaya wag mong sasabihin na, dapat hindi na yung naging miyembro dito, yung sama ng ugali. Oh, namimili pa tayo ng gusto nating maging miyembro ng church. No, hindi po. Hindi po tayo may karapatan mamili. Dahil kung bakit yan inilagay ng Panginoon dito para maging bahagi ng katawan ng Panginoon sa Kristo. No, sa isang particular na simbahan. Kaya wala tayong karapatan. Ay, ayoko dyan sa tao na yan. Dapat hindi na yan naging miyembro eh. Kasi ang sama ng ugali. Maaring inalaw ng Panginoon yan naging miyembro para ikaw personally maayos yung iyong attitude sa ganong klaseng attitude. Di ba? Kasi sabi nga ng ating pastor, na-offend tayo sa ugali ng iba pero hindi natin napapansin, meron din tayong pag-uugali. Kaya nga purposely ang Panginoon nagdadagdag ng church, ng tao sa church, no? Kasi mayroon siyang layunin. Pero tandaan niyo po, dahil minahal ng Diyos ang church, eh tayo ay Kristiyano, so we ought to love what the Lord Jesus Christ loves. Amen. So, maging selfish kung tayo nga, kung pagbabasihan lang ang pag-uugali. Ano po? Kung tayo nga ay mayroon mga attitudes na hindi magaganda sa ating buhay, na hindi ka ibig-ibig, iminahal tayo ng Panginoon, ay how much more tayo? Sino tayo para sabihin natin, ayoko dyan sa kapatid ko na yan kasi ang pangit ng ugali. Kung titingnan lang pagbabasihan natin, may mga ugali din tayo, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon na inilagay tayo ng Panginoon sa church na ito para ano po? Para magbigay ng kapurihan sa Panginoon, na mag-function properly for us to give glory and pleasure sa Panginoon. No? Kaya mahalin natin kung ano yung inibig ng Diyos. And then lastly, after knowing that we ought to love the Lord Jesus Christ, loved, no? Ang kailangan po natin gawin ay support. Okay? Una, join it. Pangalawa, love it. And then lastly, support it. Kinakailangan nating suportahan. Ano po ba ang pamamaraan para pagpapahayag ng suporta sa church? No? Bago tayo tumuloy, may tanong si Ma'am Marilyn. Sabi niya, ako po sir, di ako maka-join sa ngayon. Ayaw ko kasi mangako. Tapos di ko naman po magagampanan. Actually ma'am, pagdating sa ganyang bagay, no, it's a matter of your spiritual maturity pagdating po sa involvement. Kasi maaring nung araw ma'am, kasi ang nagiging reason kung bakit na-hold back kayo na mag-join, kasi baka maulit-ulit yung past na mistakes ninyo dahil dati na nag-join kayo tapos hindi naman kayo nag-involve pala, hindi naman kayo nagpatuloy, yun yung nag-hold back po sa inyo. Pero as we grow sa pananampalataya po natin, ay hindi po masamang mangako sa Panginoon. Yan po ang tatandaan po natin. Hindi po masamang mangako sa Panginoon. At huwag nating katakutan na baka hindi natin magawa, hindi natin maibigay. Kasi yan po ay nagpapahayag ng ating po spiritual maturity kung paano natin kinukumit. For example, para sa iba, para maintindihan po natin, yung commitment, nakikita niyo po si Pastor Hill dito, si Pastor Rick dito na nagpapakumit sa kung ano-ano mga, alimbawa, sa L300 or sa ilaw, sa bubong, sa construction material. So, nagpapakumit po siya dito, naglalagay siya ng deadline. No? Actually, ang commitment po,
hindi po yan kung ano yung hawak mong pera yung ikukumit mo. Kung anong meron ka na. Kasi hindi na masusubok doon yung pananampalataya mo kasi meron ka na eh. Nasa sayo na, ibibigay mo na lang eh. Alam niyo po kung kailan nasusubok yung pananampalataya? Yung panahon na wala ka pa talagang mibibigay. Pero anong gagawin mo? Ikukumit mo pa rin dahil alam mo, Panginoon, alam kong kaya mo ibigay sa akin ito. Wala man akong hawak na amount na ganito pero pinapangako, Panginoon, kung ipagkakatiwala mo, ipapadaan mo sa kamay ko, itong amount na ito na ibibigay ko, Panginoon, pinapangako kung ibibigay ko po sa inyo ito. That's faith. Ano po? That's spiritual maturity. Kaya nga po, wag kayo matatakot, ma'am. Ganun pa man, naniniwala ako, for instance, may mga instance nangyayari sa buhay natin na naghihinder sa atin na makapagpatuloy. But still, kaya inalaw ng Panginoon na marinig niyo po lahat ng mga lessons po natin dito regarding the church para magkaroon tayo ng sapat na lakas ng spiritual strength na mag-involve. Yan naman po ang layunin ng Panginoon eh. No, so sa mga panahon, sa mga susunod na panahon, of course magfe-fail tayo kasi bilang tao, pero the fact na meron na tayong natutunan, meron na tayong knowledge, meron na tayong wisdom mula sa salita ng Diyos, yun na po yung magpa-fire up sa atin sa panahon na tayo nanghihina, sa panahon na parang ayaw na natin mag-involve. Yun po yung magre-remind sa atin para magpatuloy, no? Just continue. And huwag tayong matakot gumawa ng decision para sa Panginoon. No, but basta tandaan niyo po, basta ang gagawin nating desisyon ay para sa Panginoon, laging tama po 'yan. Wala pong mali sa desisyon para sa Diyos. So, kung ganun man po ang desire niyo, ma'am, desire niyo po mag-grow, desire niyo po mag-involve, eh sige lang. Panginoon, alam ko hindi ko alam kung paano ako mag-involve, pero gusto ko po magpagamit sa inyo, Panginoon. No, gusto ko pong maging kagamit-gamit sa inyo. Actually, ma'am, marami po tayong mga kapatiran, no, na miyembro ng church natin sa Taguig. Nasa ibang bansa din po sila. Pero they are actively active in the church. No, active po sila. Lagi silang may involvement. No, kaya if you are willing, ma'am, and sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, we are very willing to help you to grow and to involve and para kayo po ay maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Tandaan niyo, ma'am, mga kapatid, tandaan po natin, no, ang gawain ng Panginoon, malawak po yan, napakalawak ng gawain ng Panginoon. Hindi po yan nakukulong sa apat na kanto ng simbahan na ito. No? Hindi nasasaklawan ang ministry ng four corners of the of this church. No? Ang ministry, mga kapatid, tandaan niyo po, napakalawak niyan. Malaki ang gawain ng Panginoon. Kaya nga hindi ang projection po ng ministry po natin, hindi lang po hanggang dito. No, kung paano niyo nakikita ang church ngayon, parang ang liit pa lang, parang hindi pa ganoon ka-establish kasi nagsisimula pa lang po. Pero ang projection po ng ministry, malawak. Malawak po. Kaya kahit na wala po kayo dito physically, ma'am, but you have a heart in the ministry, God can use you. Kaya po kayong gamitin ng Panginoon. Just sige lang. Gumawa lang kayo ng decision, ma'am. Gumawa lang kayo ng decision. Make a decision for God. At naniniwala ako na magiging kagamit-gamit kayo sa Panginoon. Alright? So, sabi ko nga, ma'am, pwede kayo makipag-usap sa amin, kay Pastor, regarding on that matter. And we will be willing, no, very willing, no, para kayo ay i-guide, ma'am. Okay? So, ngayon, bilang pangwakas, no, sabi ko nga, hindi lang natin dapat mahalin ang church na inilagay ng Panginoon sa ating buhay dahil minahal ito ng Panginoon eh. So, Christians ought to love what the Lord loves. Panghuli, kinakailangan natin suportahan. Your church is the place where you will grow. Tandaan niyo po yan. Ang church ay yung lugar at institusyon kung saan tayo ilalago. Wala nang ibang magpapalago sa atin maliban sa church. You know why? Ano bang meron sa church? The Word of God. The church is the pillar and the ground of the truth. So kung ang Panginoon ay, ang church ay yung pillar and ground of the truth, so therefore, ito po lamang ang institusyon na pwedeng magpalago sa atin. Sabi nga ng ating mahal na pastor, kung hindi natin kayang gawin dito, hindi natin kayang gawin sa labas. If you cannot make it here, you cannot make it there.
Kung dito po sa institusyon na nangangalaga ng ating kaluluwa para tayo tulungan lumago, pero hindi pa tayo lumago, huwag nating aasahan na lalago tayo outside the church. No, outside the ministry. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, kung saan tayo nilagay ng Panginoon na simbahan, dyan po tayo lalago. Dyan po tayo magpalago. Huwag tayo magpalago sa iba kung kani-kanino. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, dyan tayo magpalago. Amen. Okay? Sabi ng Bible, find comfort and fellowship. Find comfort and fellowship. Wag po naman sana na mangyari na 20 years na tayo nagsisimba dito na para pa rin tayong bago. Para pa rin tayong first time visitors na parang hindi natin alam kung anong nangyayari sa church. No? Magtatanong tayo, 20 years na umaattend sa church, 20 years ng miyembro. Ano bang araw ngayon? Linggo ba ngayon? Diba? Nagtataka pa rin sa araw. Sunday ba ngayon? May simba pala ngayon? Thursday pala ngayon? Oh. Maraming ganyan, oh. Kaya instead na magkaroon tayo ng ano yung parang ilag tayo palagi. No, hindi po. Find comfort and fellowship in the church. Dahil yan yung ano natin eh. Diyan tayo nilagay ng Panginoon, diyan tayo lalago eh. So find comfort and fellowship and serve the Lord. No? Maglingkod tayo sa Panginoon. Support our church by our involvement. Now, in the book of Hebrews chapter 10 verse number 25, buksan po natin. In the book of Hebrews chapter 10 verse number 25. Sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. You see? Not forsaking, ibig sabihin, huwag nating ipagpapaliban. Suportahan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng palagi po nating pag-attend. Kasi kung nandiyan tayo, present po tayo, ibig sabihin, meron tayong magagawa. Alam natin yung nangyayari sa church. No, hindi tayo baka blanco na lilitaw, lulubog, lilitaw, sindi, patay, sindi. Hindi po dapat ganyan ang buhay natin. Dapat consistent po tayo. Kung gusto natin maging blessing, kung gusto natin maging masaya ang Panginoon sa buhay natin, be consistent in our Christian life. No, maging consistent tayo. Alam niyo po, yan ang pinaka kalaban ng convenience at ng comfort. At yung convenience and comfort, yun ang gustong-gusto ng Kristiyano. Ayaw nating mahirapan. Ayaw nating nagsasuffer tayo. Pero tandaan niyo po, no? In continuing, no, mayroon pong hardship, pero mayroon pong reward. That is a rewarding life, no, yung challenging life. Yun yung amin sa kahapon, eh. No, pag nagpatuloy tayo, may challenge, may paghihirap. Pero pag nagpatuloy po tayo, may challenge man at may paghihirap, pero mayroon namang reward, no? So tandaan niyo po yan. Kailangan po nating magpagamit sa Panginoon. Huwag po nating pagpapaliban ang pagtitipon sapagkat nagtipon-tipon po ang mga anak ng Diyos, yan po yung pinakamasayang pagtitipon. I believe na kung meron man po pinakamasayang pagtitipon, walang iba kundi yung pagtitipon ng mga Kristiyano. No? Ang pangit naman po niyan pagka Kristiyano tayo pero mas masaya pa tayo sa pagtitipon ng mga tao sa sanlibutan. Pinakamaganda, maging masaya tayo sa pagtitipon kung saan nagtitipon ang mga Kristiyano. Alright? So, not forsaking the assembling of ourselves together so much the more as you see the day approaching. So, isang bagay na nagpapalakas sa Kristiyano, kapwa niya Kristiyano, yung presensya. Sa totoo lang po, kapag nakikita ko po yung mga kapatiran po natin na nasa simbahan, na-encourage po ako lalo. No? Nakikita po ako ng mga kapatiran na nagpapatuloy sa ministry. Lalo po akong na-fire up, lalo po akong na-encourage, lalo po akong na-ignite na magpagamit lalo sa Panginoon kapag nakakita ko ng mga Kristiyano nagpapatuloy. Yan po. Kaya yung presensya natin, akala lang natin pag nag-church tayo, parang wala lang, pero hindi niyo po alam na yung presensya ninyo dito sa loob ng simbahan ay nagbibigay ng encouragement, nagpapa-fire up sa atin sa ministry. Alright? So, sabi po dyan, plan now to attend as many as of the church, the services and meetings of our church as you can. So decide your heart
never to miss a service unless providently or providentially hindered. Alright, yung patotohanan ng ating mahal na pastor, mabibilang niya sa daliri niya. For how many years since nakarating sila sa Fort Bonifacio, how many years na sila po ay naging miyembro ng CBBC CSI North Fort Bonifacio, ay bilang lang po sa daliri na sila'y umabsent. No? It's either talagang duty siya kasi active pa po siya noon sa military. It's either duty siya or kaya may sakit siyang hindi siya makabangon. Pero bilang lang po yun, sabi niya. Bilang lang sa daliri. As in, kukunti lang talaga from 2006 hanggang ngayon po nandito na siya sa Caloocan. Bilang lang po yung mga panahon na hindi siya nakapag-church. Bilang. Bakit? Nandoon yung kanyang commitment. Alam niya, pag may duty siya ng Sunday, ang ginagawa niya, nag-i-straight po si pastor. Nag-i-straight si pastor para sa kanyang kapalitan. Kinakausap, kinukontrata niya na, oh Brad, sa Sunday ha, kailangan ko makapag-church. So, mabuti naman, lahat ng mga karelyebo niya ay pumapayag at si pastor ay nakakapagsimba. You see that? So, it depends on how we treat the church or of God. No? Paano po yan paano natin tinatrato ng mataas ang church kung saan tayo nilagay ng Panginoon. No? Huwag nating hahayaan na ipagpaliban. Nakakalungkot nga ngayon, sabi ko, 20 years na sa church, matagal na sa simbahan, parang bago pa rin. No? Parang laging first time. Anong araw ba ngayon? Ay Sunday. Abira, 20 years na Kristiyano na, nalilito pa rin sa araw eh. No. Parang laging bago. Kaya mga kapatid, huwag nating hahayaan na ang Panginoon ay hindi makakuha ng glory mula sa atin. Niligtas tayo ng Panginoon, may purpose sa atin ng Panginoon, ngayon, meron tayong church na kung saan pwede tayong gamitin ng Panginoon. Okay? Meron tayong church kung saan tayo pwede gamitin ng Panginoon. So, anong gagawin natin? Number one, join it. Pangalawa, love it. And then, pangatlo, support it. No? Kinakailangan nating suportahan. Sabi nga po ni Ma'am Grace, sabi niya, walang kasing saya po ang po pag nandiyan ka sa church. That's it. Tama po 'yun. Sabi ko nga, wala nang ibang lugar na magpapasaya sa Kristiyano maliban sa church. Bakit? Nandiyan 'yan yung pagtitipon ng mga anak ng Diyos. No? Pag anak ka ng Diyos at hindi ka masaya sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos at ang kasiyahan mo ay nandun sa ibang pagtitipon, delikado yun. O, kapatid, kung ang kasiyahan mo ay wala sa simbahan, nasa salibutan, delikado ka. No, delikado yan. Pero pag Kristiyano, totoong Kristiyano ka at anak ka ng Diyos, ang kasiyahan mo ay nasa church, nasa mga kapatiran mo, nasa gawain ng Panginoon. Wala sa salibutan. Amen? I hope na maliwanag po ang ating pong napag-aralan ngayon. Nag-overtime lang tayo ng konti kasi late na tayo nakapag-start. No? Kasi late na rin daw natapos yung devotion. So, ganun pa man, salamat sa Panginoon. Tayo po ay nandito sa simbahan at meron tayong buhay at meron tayong kalakasan na ipagamit natin sa Panginoon. Huwag tayong manghinayang sa oras, huwag tayong manghinayang sa pera, huwag tayong manghinayang sa lakas na gagamitin natin para sa Panginoon. Basta't isipin natin, yan ay laging para sa Panginoon, hindi tayo mapapagod. Mapagod man yung ating flesh, pero hindi yung pagod na hindi tayo magpapatuloy. Kundi mapapagod lang tayo, pero tayo magpapatuloy pa rin kahit pagod. Dahil alam natin na sa Diyos po natin ginagawa yung mga bagay na yan. Alright? So maraming salamat po at nawa po na natulungan po kayo. Natulungan po tayo ng ating pong pinag-aralan sa umaga ito. At nawa na tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Huwag nating hahayaan na ang diablo'y makinabang ng buhay natin. No? Huwag natin hahayaan ng diablo makinabang sa buhay natin. Mas pagandang ang Panginoon ang maging masaya at mag-glorify sa buhay po natin. Alright, so maraming salamat po kay Ma'am Marilyn Fruto, kay Ma'am Fortune Sibuyo, kay Ate Michelle Bake, Ma'am Michelle, Ma'am May Musuela, Ma'am Grace, maraming salamat po. Nanay Butch Pustrado, maraming salamat po. Ma'am Sonia Herculio, good afternoon po muli. Salamat po sa inyo pong pagsubaybay, ma'am. Ma'am of course, sa aking parents, Ma'am Pevy Lagod, kay Sir Agaton Lagod, sa Lagod family, kay Ma'am Fortune, kay Tatay Erning Lamsen, maraming salamat po. Kay Ate Jap, magandang umaga po, Ate Jap. Maraming salamat po. Alright. Sige po, at tayo po'y magwawakas po sa panalangin. Lahat po tayo ay saglit na pumikit at yumuko. Let's pray.
Alright, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa natapos po namin programa. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Gabayan niyo po kami at anuman pong nakikita niyo pong bahay ng kasalanan sa amin na nagiging hadlang sa pagtanggap namin ng inyong pong paghapala, Panginoon, ay patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami. Binabalik po namin lahat ng kapurihan. Pasalamat sa inyo. Ito po ang aming samot alangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po ulit at God bless you all. Keep safe, brethren. And remember, we love you all. To God be the glory. Ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magpabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparam, salita mo ay hindi magpabago. Salita mo ay hindi magbabago. Angkos ng tubig sa batis, ampas ng alon sa dagat, pangako mo at